Ay, ito na naman. Babangon. Papasok. Mag-iisip. Paulit-ulit na lang. Nakakasawa na rin. Okay guys, this is Mr. Danilo Ramos, ang bago nating kasamaan sa team. So please give him a warm welcome. Anyway, Mr. Ramos, this is Mr. Ortega. He is going to give you a tour in our office para nang ma-familiarize ka. By the way, where is Mr. Damat? Mitol, tawag ka ni Boss. Yes, Boss. Kumusta yung project na pinapatapos ko sa'yo? Noong isang linggo pa yun ah. Ongoing na, Boss. Lagpas ka na naman sa deadline. Yun na pala. This is Mr. Brian Damat, ang ating senior illustrator sa team. Brian, this is Mr. Ramos. Si Brian ang pinakang in-demand sa office natin. Siya ang palaging nire-request ng mga client. At siya rin ang magiging partner mo. Kaya kung marami ka matututunan sa kanya. Okay, Brian. Ikaw na muna ang bahala kay Mr. Ramos. Okay? Isang karangalan po makatrabaho kayo. Tunayan, idol ko nga po kayo eh. Sige, umupo ka na dun. Don't worry. With my expertise, you're in good hands, pare. Wow, sir! Ang dami niyo palang award sa pagguguhit. Maliit na bagay lang yan. Madami pa nga yan sa bahay. Mr. Ramos, let's go. Sir, ito po yung hinihingi ni Boss Jerry? Kasama po ba to? Yan. Sige, pasa mo na. Mr. Damat! Where is Mr. Damat? Boss, umuwi na po. What? Project na pinasa sa akin. Late na nga. Hindi pa tinapos. Mr. Ramos, ibalik mo to kay Brian. Tell him na tapusin niya ito, no matter what. And I don't want to hear any excuses. Kailangan ko to bukas. Late na nga, pabayad pa sa trabaho niya. Sige po, boss. Late ka na nga lagi magbayad, maglinis ng kwarto mo, hindi mo pa magawa. Oo na, oo, ito na. Ako nang bahala dito sa kwarto ko. Sir, pinapunta po ko dito ni Boss Jerry. Pinabalik niya po ito sa inyo. Kailangan tapusin niyo na daw po yan. Kasi kailangan na daw po yan ng client bukas na bukas eh. Makinig. I have good news. Meron tayong big project. And this will be a great opportunity sa ating company. Mr. Manansala wants us. Guys, aasahan ko ang inyong participation sa pagkakataong ito. Kailangan ko ang 100% effort ninyo. Okay ba yan sa inyo? Mr. Damat, ikaw ang most requested ng client sa pagkakataong ito. Mr. Manansala wants you to handle this project. Aasahan ko ang 100% effort mo dito. Dibirong client si Mr. Manansala.
Ayaw na ayaw niya ang malilate ang trabaho. Ayaw niya ang tatamad-tamad. Alam mo yan? Sige sir, ako nang bahala. Sige na, you can go back to your work. Thank you. Okay guys, pwede nyo nang ipasa lahat ang output for Mr. Manansala. Danilo, pumasok ka sa opisina ko. Nakikinig ka ba? As I said, Mr. Damat, matagal na kitang napapansin. Di ko alam kung may problema ka o may pinagdadaanan. At napapansin ko din, porket ang kasamahan natin meron nagagawa at naipapasang project sa mga kliyente natin, ikaw naman inugali unang maging tamad at hindi magpasa ng output. Sir, ano po bang gusto niyo sabihin? May I recommend, magpahinga ka muna. A month or a couple of weeks, maybe to freshen you up. Ha? Huh? Tama ang narinig mo. Hindi naman sa inaalisan kita ng trabaho. Tungkol sa project mo, nag-usap na kami ni Ryan at Danilo. Sila na ang bahala. As of Mr. Manansala's project, I'm sorry to tell you, but... Ano? Sir naman, okay lang po ako. Mas maigi kung magpahinga ka muna, kahit 2 linggo lang. Sir, ano mo naman? Sinabi ko naman sa inyo, okay lang ako. Kayang-kaya ko lahat ng trabaho na yan. Tsaka, ibibigay nyo kay Ryan at kay Danilo? Sir, si Ryan hindi nga yan marunong gumuhit ng paa. Tapos, ibibigay nyo sa kanya iba kong project? Ano ba naman, sir? Si Danilo? Sir, baguhan lang yon. Hindi pa nga natin nakikita lahat ng gawa niya, pinagkakatiwalaan niyo na agad ng malalaking project? Stop saying that. Hindi ganyan. Sir, baguhan lang yon. Baka mamaya sa una lang yan masipag. Ako na lang magre-revise. Akin na sir, i-revise ko na lang. Ryan, no! Akala mo hindi ko napapansin. Palagi kang late. Palagi kang tulog sa trabaho. Lahat na project mo na pinapasa, late. Puro ka maya-maya. Hindi ako umabot sa posisyon na ito kung kukonsintihin ko ang mga katulad mo na magtrabaho. I'm sorry. Akala mo hindi ko napapansin. Palagi ayaw niya ang tatlo. Ryan, no! Akala mo hindi ko napapansin. Palagi kang late. Ayaw, palagi kang tulog sa trabaho. Puro ka maya kung hindi ko napapansin. Buti pa itong mga langgam, patuloy lang sa paggawa, hindi nagsasawa. Ano nangyari sa akin? Di ako dating ganito. Kinatamaran ko ng mga bagay na dating masigla kong ginagawa. Babalik ako. Babalikan ko ang dating ako. Sabi ko naman sa'yo, sir, sipag lang.
Kahit gaano man tayo kagaling, kahit gaano man tayo kapagod, pag nagsipag tayo at tuloy lang tayo sa karera natin, yun yung galak sa kalooban ang lagi nating mararamdaman. Alam mo pare, tama ka. Masasayang lang lahat ng pinagpagura natin. Kung puro na lang katamaran ang paiirali natin. Sus, tara na nga. Baka magdraman pa tayo dito. Pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad. Masdan mo ang kanyang mga lakad at magpakapantas ka. Kawikaan 6-6.